Ano ang visa mo? Ano ang visa mo? Ano ang visa mo? Yan ang kalimitang tanong ng ating mga kapwa Pilipino dito sa abroad. Hello! This is Miko Pogge! Ayan, sa pag-usapan natin ngayon ang napakabonggang topic kung saan natanong siya sa akin how many times, hindi lang siya 100 times, basta ilang beses na siyang natanong sa akin, pero sinagot ko naman siya na maayos. But I believe, ito na yung right time for us na pag-usapan natin to, kasi nga I believe na marami nang naka-experience din ng ganito, hindi lang dito sa Japan, kundi sa buong mundo. Especially sa mga OFW, mga Pinoy, kumbaga. Eto nga, pag-usapan natin ngayon kung ang mga usaping private ay dapat ba nating itanong sa mga tao na ating first time nakilala o hindi pa natin kilala. Eto, alamin natin ang mga opinion ng ating mga kapwa Pilipino dito sa Japan! Eto na! Pakpak Japan! Para sa mga Pilipina na tanong about sa privacy ng tao. Gusto ko lang iparating sa inyo, una sa lahat, na kung hindi mo kilala yung isang tao, huwag mong tatanungin yung privado niyang pamumuhay. Ano ngayon, halimbawa, kung sa gabi nagtatrabaho? Ano ngayon kung ginagamit yung mga customer na hapon sa gabi para kumita ng pera? Yun lang yung paraan eh. At saka number two, sa visa. Lahat naman tayo nagdumaan sa ganyan. Talent, kinuha ng nanay, nakapag-asawa ng hapon. Walang pinagkaiba yun, so, sana respeto na lang sa bawat isa. Gayto yon, hindi porkit kayo baka babayan, basta bago ka lang kayo nagkakakilala, siyempre, magkakumustahan muna kayo gan at hindi mo kailangan alamin pa yung pagkatao ng kababayan mo Pilipino kasi respeto yun sa sarili mo, sa sarili ng tao. Bago pa lang kayo nakakilala, nakita lang kayo sa embassy, sa ganyan, sa party or what, kung saan lugar, hindi ka dapat magtanong kagad sa kapwa mo ng, ano na ang visa mo, ganyan-ganyan, alamin mo kagad ang pagkatao niya, hindi tama yan, respeto lang ang kailangan natin sa isa't isa dito. Bakit kasi mangyayalam pa no? Pwede naman sabihin, kamusta? Mm-hmm. Ano meron dun sa, itatanong ko anong visa meron ka? TNT! Diba? Walang ano yun, parang private mo yun eh. Huwag yung pakialaman yung private na isang tao. Yan lang. Ang advice ko sa mga nag-a-abroad, kahit saan man dako dito sa mga mundo, na kailangan i-focus na lang natin ang sarili natin sa paghanap buhay, ganyan. Kailangan ayusin natin ang buhay natin sa ibang bansa dahil mahirap kang hanap buhay sa ibang bansa. Kung paano tayo ma-aasenso pagdating ng panahon sa Pilipinas kung saan dahil dito sa kahit saan ka mamundako ng mundo magtrabaho, mahirap talaga ang OFW, ang magtrabaho sa ibang bansa. Homesick, tsaka yun nga po, nagkasakit, kaya kailangan isipin na lang natin kung paano tayo for better, hindi yung para mangingilang pa ng kung ano-ano pa, ganun lang. Siguro dapat maging wise, tapos yung may manner ka na nakakita ka ng ng kapwa mo Pilipino o Pilipina, kumusta na lang, wag na lang tanongin yung visa mo o anong trabaho mo. Kasi hindi mo pa naman siya ganun ka-close, bakit mo na agad-agad biglang tatanungin yun? Parang manner lang ba? Hi, hello, kumusta? Saan ka sa Pinas? Ganun na lang. Huwag na magtanong about ng work mo o about ng visa. Kasi private mo yun eh. Kung lang ba, close na kayo, okay lang. Hindi pa naman kayo close, kakilala nyo lang. So, much better na hi, hello lang, ganun. Kumusta? Para sa akin, ang masasabi ko, dapat hindi rin yung tinatanong kasi privado na yun ng tao.
Diba? Lalo na pag, halimbawa, first time niya magkita, syempre nakakaano yun na hindi mo naman pwedeng sabihin lahat kasi hindi mo alam kung sino siya. Lalo na tayo, hindi natin alam yung mga pag-ugali ng mga tao. Dapat sa mga taong nagtatanong, ano lang po, medyo limitahan natin yung mga ganong tanong. Kung wala ka may tatanong, huwag ka na magtanong. Tanong mo na lang, uy, kumusta ka? Ano, ang ganda mo naman, charot. Oo, diba? Tapos, tsaka hindi marami naman tayong pwedeng, yes, pag-uusapan. Hindi lang yung, uy, magkano yung sahod mo dito, ano yung trabaho mo dito, may asawa ka ba, ano ba yung visa mo, dapat huwag na natin yung tatanungin kasi privacy na ng isang tao yun. Huwag mong gawin sa kapwa mo kung ayaw gawin sa'yo. Dapat maging masaya tayo lagi, dapat magtulungan, ganun na lang. Kasi minsan lang yung buhay natin, huwag natin sayangin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, walang kakwenta-kwentang tanong. Yun lang po. Nakita na natin ang mga opinion ng ating mga kapwa Pilipino. Yun nga, ang iba nga nagsasabi nga dapat irespeto natin ang privacy ng tao. Kung hindi man natin ito kilala pa, hayaan natin na ang tao ay mag-open sa atin ng kanyang mga personal information kung gusto na niya. Diba? So, I believe this is about time for us to show respect. Kasi nga, bakit always nating nasasabi na pag Pilipino, ano ang visa mo, ano ang trabaho mo, magkano ang sahod mo, always tinatanong yan, wherein that is too personal. Bakit always kong naririnig sa mga Hapon, sa iba't ibang lahi na, genki desu ka, shikonigashimasu. Mga ganong mga greetings. Bakit sa mga ibang mga Americans, oh, how are you? How's life? Bakit sa Pilipino ganon? So, I believe this is about time for us to wake up. Na mali yun. Maling-mali ang magtanong ng personal. Wala naman tayong kinalaman doon. It's not of our business. It's none of our business pala. Ganon. So, kung hindi na natin yung business, wag na natin itanong. Marunong tayong rumispeto sa ating kapwa. Hayaan natin silang mag-share sa kanilang buhay kung willing na sila mag-share. I believe that is dapat nating matutunan. Hindi ko sinasabi na ikaw ay walang pinag-aralan, ikaw ay may pinag-aralan. Kung wala ka talagang modo, wala ka talagang modo. Yes, totoo yun. Kahit na mga doctor ka pa dyan, whatever, ano pang mga profession mo, kung wala ka talagang respeto sa kapwa, wala talaga, useless pa rin yun. Kaya this is to all of us from all ages na dapat matuto tayong rumispeto sa kapwa natin. Yung alam natin kung saan yung limitation natin, kung alam natin kung hanggang saan lang tayo, hayaan natin na time will come na mag-open sa inyo yung mga tao. I believe na kung meron tayong pagrerespeto, pag-uunawaan sa ating kapwa, I believe smooth lahat. And on the other hand, we should also work sa ating mga buhay, na pag-igihan natin ang ating mga buhay. Huwag nating ikumpara ang ating buhay sa ibang buhay. Kasi ganun tayo eh, mahilig tayo magkumpara. Bakit si Juan? Bakit si ganito? Bakit ako ganon? So, the best thing that we can do is that do not compare your life to others because iba-iba tayo ng sitwasyon. Iba-iba ang ating pinagdadaanan. Iba-iba ang ating history. Iba-iba ang ating sapatos na nagamit. It mean, iba-iba tayo ng landas na ano. So, hindi natin pwede i-compare ang ating buhay sa kanila. Bakit siya mayaman? Bakit ako hindi? Bakit siya may kotse? Ako hindi. Bakit siya may visa? Ako wala. Bakit siya ganon? Bakit ang kanyang visa ganyan? Ako hindi. Whatever. Bakit malaki ang sahod niya? Ako, maliit ang sahod ko. Bakit maganda ang damit niya? Ako, pangit. Bakit siya may alahas? Ganito. Charot. Diba? So, I believe this is somewhat sa attitude ng Pilipino na mahilig ikumpara ang kanilang sarili sa kapwa Pilipino. Stop doing that dahil hindi yan siya maganda. At walang maidudulot na mabuti sa iyo yan. Yung i-compare mo ang sarili mo sa iba, no, I never,
I hate comparison noon na noon pa. When I was in elementary, high school, college, I hate comparison because I am unique. I am what I am. So this is me. Kaya I don't like to be compared to others. So that's why ako gumagawa ako ng gusto kong gawin. This is me. So I have to go. Ipaglaban ko yung gusto kong gawin sa buhay ko. Ganon ako. I don't know sa inyo. Marami kasing Pilipinong chismosa. Real talk ha. Huwag na nating pakialaman yung hindi natin dapat pakialaman. Focus tayo sa ating sariling buhay. Kung saan tayo lalago, kung saan tayo ma-fulfill ang mga dreams natin, kung saan tayo makakain, saan tayo makasuporta sa ating pamilya, doon tayo dapat mag-focus. Hindi doon sa mga walang kabuluhan. Diba? Kasi dapat ganun ang ating isipan. Mag-focus tayo sa ating sarili, sa ating mga goals sa buhay. Hindi yung ibang tao ang ating pinupukusan. Kasi walang mapapala yun, Day. Magpayaman ka na lang, Day. Oo, ganun. Sometimes it's good na magtanong. Oo, dapat tayo magtanong kung hindi natin alam. But in every question, meron yung limitation. Alamin din natin kung saan ang limitasyon natin. If we go beyond the limitation. Yun. Yun lang. Alamin natin yun. Kasi alam naman tayong lahat, meron tayong lahat. We have the freedom. The freedom to ask, the freedom to tell and everything, to express our opinions. Lahat tayo may karapatan. May karapatan tayo mag-express ng ating feelings. May karapatan tayo magtanong. Pero ang karapatan na yun ay limitado. Ganon ang ating always na isipin. Marunong tayo yung alam mo yung may puso ka, may isip ka. Ganon. Ang sarap ng buhay na ganon. Marunong kang magrespeto ng kapwa. Marunong kang magmahal. Yes! Mas perfect na perfect ang buhay na ganon, girl. Hindi po yung puring atribida ka, Day. Wala naman na itutulong sa'yo yun, Day. Magtanong, oo, magtanong. Pero alamin natin ang tanong natin kung hindi ba tayo nakakasakit, nakaka-offend, natatouch mo na ba ang privacy ng tao? Dahil we should respect the privacy. Yan nga, di ba, kahit saan tayo pumunta, ma-opisina, matrabaho, meron yung pipirmahan ng mga kontrata na privacy, ganon. Diba, besh? Yan. Tama na ating chikahan, napalabas ko na aking opinion. Kung ano man ang inyong opinion regarding sa ating usapin ngayon, go na. I-type nyo na. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Maraming salamat for watching. This is Miko Pogge. Pak Pak Japan! Bye!